Hello, good morning guys. Welcome back. So, ngayon lang tayo nag-record uli ng video. So, today is February 21, 2023, 10 a.m. ng umaga. Meron po tayo ditong ginagawa na video card. Siya guys, this is ColorPol RTX 3070. Ayan. As you can see, this is RTX 3070. ColorPol. Ayan. Ayan yung box. Ayan. 8GB po siya. 256-bit DDR6. Ayan. So, ang ano nito guys ay ano lang ito. Ang problem lang nito, mataas yung ano niya, temperature. So, ayan. Ito yung ano natin. So, mataas yung temperature niya. Overheated. Yan ang sabi ng customer. Pero hindi naman siya namamatay, pero alanganin na daw yung ano. Pakita natin. Ito siya, guys. Ayan. So, ColorPol. Ayan siya. Ayan, overheated po, ang sabi ng customer. Pero hindi naman daw siya nagka-crash o nagsha-shutdown, pero mataas na yung temperature niya, delikado na. Yun ang sabi ng customer, kaya nagpasya na siya ipagawa sa atin. So, ayan. So, kung mapapansin nyo naman, talagang super dumi naman talaga. Kaya super taas ng ano niya, temperature. Kasi nag-86 daw. 85. Yan. So, tama lang yun na ganun, na ma-alarm na siya na masisira yung unit. Kasi itong ganito pa naman ay unang schematic ito. Yan, makikita nyo naman yung super dumi ng ilalim. Yan. So, wala namang kakayanan yung customer din na mag-cleaning ng ganito. So, ano to? Isusonic cleaner natin. Ayan, ultrasonic cleaner. Ayan, so, testingin muna natin kasi pasi sa customer ay may display. Yan, na tumataas lang yung temperature. So, kailangan natin siyang testingin. Kasi mahirap na baka kasi no display siya. Ay magka-problema tayo. Ayan. So, maganda. Kaya i-record natin siya bago natin siya repair. Kasi ito ang purpose naman ng ating YouTube channel is evidence. Not only the blog, it's evidence only. Ayan. Para may proof tayo sa ating customer. So, ready ko lang yung ating mga camera. So, di pala naka-ready ang mga camera natin. So, yung ating next camera. Naka-prepare ba siya? Okay. Oh, baliktad. Baliktad siya. Okay, yan. So, ito yung ating next camera. Yeah. So, tetesting natin siya. So, gamitin natin ay tapos natin na kaunti yung camera para makita. Yan. So, gamitin natin ay kasi ito ay HDMI at saka ano. So, try natin. That's its plug. HDMI muna para sure. Plug in. Okay. So, pa-power on na natin siya. Power on. Okay. Pan-spinning. So, check na natin kung may display. Oops. Parang wala siyang display, guys. Ayan. Ah. Sala. Ito pala. Sa bench. Okay. No display po siya by HDMI. Ayan, as you can see, so patayin muna natin. Turn up. Okay, walang display sa HDMI. Sabi ng customer may display pero wala siyang display. Ito yung mahirap eh. Ayan, kaya check natin mabuti. Magay salpak. So, gamit natin ay, tawag dito. Display port. So, check natin again. So, let's power on. Check natin, may display.
Oh, so sado lang display. Sabi ng customer may display daw. Patayin ulit natin. So, gitnang ano? Gitnang H. Sa gitna na display port again. Okay, let's power on. Sabi may display daw. Oh, may display naman. So, sa gitna ng display port, may display. So, ito yung gitna. Ito yung isang display port. Tapos, ito yung sunod na display port. So, turn off natin. Para sure na, no? Okay, next display port. Power on. Sa last display port. So, check natin kung may display. Okay, may display. So, yung kabilang display port, wala. So, power off natin. Next, ibalik ko dun sa katabi ng HDMI. Walang display kanina eh. Power on. Dapat mag-display siya. Ayan, may display. So, tumigil yung lights eh. Ayan, okay. So, okay, may display. So, correct yung customer. So, tilipat naman natin siya sa HDMI kasi wala yung HDMI. So, minsan madumi lang kasi ito eh. So, try unplug. Plug in plug. So, dapat patay po yung ano niya po nagsasaksak. Huwag kayo magsasaksak ng buhay. Kasi hindi yan magdedetect pa kasi yan eh. Hindi yan auto-detect. So, baka si bulba masira. Yan, okay. So, na-plug na natin ng maayos. Power on. Dapat may display siya. Okay, wala talagang display yung kanyang ano. HDMI. So, wala. Power on. Power off pala. Wala siyang display, guys. Minsan madumi lang to eh. Kaya siya walang display. Kasi dumagana naman ang aking HDMI. Magana yan. Tagal ka na. Dagi natin ginagamit yan eh. So wala siyang display sa HDMI. Power on again. Try and try lang. So wala pa rin. So try natin yan linisin. Wala siya. Power off. Pag ganyan, lilinisin lang natin siya. Dapat yan ay linisin. Minsan madumi lang yan eh. So, yan yung ginagawa natin. So, nililinis lang natin ang alcohol. Para hindi masira. Tapos, brush lang po. So, balik natin. Okay. Let's play again. Nag-display siya. Ayan, may display na guys. So, yun lang talaga. Ayan o. So, okay na. So, yun lang yun guys. Minsan pag walang display, yun isa sa technique. So, power off na natin. Okay, buksan na natin siya. Wait lang pala. Tatryan pala natin ng mayroong hard disk. So, baka kasi may error code 43 siya. Para sigurado. Again, hindi ito nakasakspak sa PCIe eh. Ang gamit natin ay erasure kaya possible may display siya. Pag sinalpa kasi yan minsan sa onboard, dito sa board natin sa ganito, iba kasi yung reading nito pag full reading kasi ito eh. Ito kasi, napansin nyo, maliit lang siya. Yung pinaka first data lines lang yung nire-reading nyo kaya minsan may display. Kasi may difference yan guys. Experience na natin yan pag tayo nagre-repair. May display siya dito, pag dito wala. Isa yan sa main issue na may problem yung GPU chip niya. Kaya yung lahat ng data lines nyo dito sa kabila, dito sa ilalim. Yan. So, dahil lang sa testing process lang naman tayo, so dito lang muna tayo. Pinagtsatsagaan natin yan. Para hindi kasi masira yung ating PCIe dito. Para pag dito kasi tayo salpak lang salpak masisira. Dahil nasa repairing kasi tayo eh. So, ang testing naman natin nandun sa, ano, sa onboard natin sa kabila. So, try natin mag-boot. So, power on natin siya. So, mag-boot tayo.
Wala na naman display. Oh, sad. Wala na naman siya display. Hindi na gano'n yung ano. Error yung ating LED. So, turn up natin again. Bakit siya eh? Ayaw mag ano? Bakit? Nak! Punta ka na sa CR, dali! Nawalan siya ng display, guys. Naglo-loop yung aking VGA LED dito. Ayan o. Loop lang ng loop. So, I don't know kung bakit. Sabatay muna natin. Naglo-loop siya eh. Red and orange. So, naglo-loop siya sa... Sa ano? VGA. So, ibig sabihin, may problem siya dito. May problema talaga yung kanyang ano kanyang HDMI. So, ilagay na lang sa display port para sure. Power on. So, power on. Ayaw niya mag-display. Problema pa yata. May problema yata yung GPU. I'm not sure bakit siya ayaw mag-display. Saan may problema o problema talaga itong ano niya? Video card. So, kanina kasi no display talaga siya eh. On natin muna dito. Try ko yung onboard muna. So, hindi talaga siya nag-ano. Nagdi-display. Baka naglaw yung VRAM niya. Atong memory. So, try natin ayusin. Okay. Bakit kaya siya nagdi-display? Ang error niya ay nagsusit sa VGA. So, tanggalin natin muna yung memory. So, baka naglaw lang. Pero may display kanina. Biglang nawala. Linisin lang natin yung memory. So, let's power on again. Ah, okay. So, nagka-problema lang yung ating memory. Nagkakataon talaga, bigla na lang lumalabas yung problema. So, ayan. Doon lang pala yung naging issue. Siguro nagalaw yung ating board. Or may complex sa video card. Minsan kasi ganun eh. So, hindi naman natin nagagalaw. Or I don't know, bigla na lang na ganun. So, let's try again. So, let's power on. Okay, lumampas naman. Okay. So, nag-display siya.
Ayusin ko lang yung ano niya, boot para diretso. Okay, so enter. F10. Apps. Then, sabot muna natin. Baba ng oras, sayang natin. So, running na yung video natin ng 15 minutes. Pero ganun talaga, kailangan natin siyang i-testing. Para sigurado. Kasi mahirap eh, kagaya nun. Para mapakita natin na proof sa ating customer na kanina, no display yung kanyang dalawang display port tsaka yung kanyang HDMI. Ibig sabihin, may issue. Then, i-cleaning tayo. Tapos, nagkaroon ng display. Tapos, nawala na naman yung display hanggang sa nagkaroon tayo ng error sa motherboard error. So, para proof yun na in case na naghabol yung customer, nagreklamo, so, may ebidensya tayo mapapakita. Kasi, hindi naman natin alam. Hindi kasi lahat ng customer ay nagsasabi ng totoo na ganun. Minsan naman, mayroong sa pagtatanggal, nagkaroon ng problema, o talaga may problema yung GPU, ganon. Ito yung purpose kung bakit natin ginawa yung ating YouTube channel para sigurado na lagi may evidence tayo na may puproof sa ating customer. Kasi nadala na ako dito eh. Dala na kasi ako sa ganitong mga lagi pangyayari kaya gumawa talaga ako ng vlog sa YouTube para ma-upload yung mga videos. Yeah, for evidence sa ating customer. So, detected naman siya, guys. Yeah, so, reading siya. As you can see, RTX 3070. So, detected yung GPU chip niya. Yeah. So, bubuksan na natin siya. So, ang ano na lang nito, hindi ko matetesting ngayon kung namamatay or ano, kasi dahil madumi nga to, baka masira pa sa pagtetesting natin. Mayroon kasing ganun eh, na yung biglang nag-testing ka, bigla siya namamatay. Pero at least, kasi wala naman magiging issue kung nilinis natin, tapos biglang mamamatay. Walang ganun guys, walang babalik sa ganun. Ibig sabihin, talaga may problema yung GPU niya. Kasi, eksperto naman tayo sa pagre-repair, na, yan. Kasi may dahilan bakit naman pinagawa ng customer yan eh. May issue yan eh, pag ganyan. Mayroon niya nakikita ang issue, maaaring hindi lang sinasabi yung totoo. Kaya, sa pagre-repair, yan, kailangan talaga may evidence. So, full compliance naman tayo sa ano natin eh. Sa ating i-re-repair ngayon na ito nga yung video na papakita natin na kung ano yung mga issue cause, yan, bago natin siya na-handle. Kaya, so, mabuksan na natin siya. Wala namang issue niyan kung pinalitan natin ang thermal pad basta correct yung thickness na ginamit natin. Okay? Yan. Buksan na natin siya. Basta correct lang yung thickness na ginamit. Yan. Mayroon lang magiging issue yan pag wrong thickness. Pag nakita ka ng wrong thickness na ginamit sa thermal pad. Possible. Makasira talaga yun. So, intact pa yung sticker niya. Ayan, as you can see. Tayo pala yung bubutas. Ah, hindi pa nagagalaw. Ito ay super dumi guys bago natin na-handle. So, hindi ko na siya iti-stress test sa games. Yeah, so, no need naman to stress test. Kung ano lang yung sinabi ng customer din sa so, nagpa-follow tayo doon. Ang mahalaga may display nakita natin. Kasi yun naman ang sabi may display. Ang taas ng temperature. Kasi baka umabot pa kasi, nag-stress test tayo. Tapos biglang nasira, pumutok, kumusok. Kasi mayroong ganun guys, nangyayari. May customer tayong ganyan eh. Binenta yung video card, ano siya, Zotac RTX 3070. Nag-stress test guys, dun sa harap ng customer, binenta niya eh. Sa nag-winento niya. Tapos bigla guys, nag-no power, nag-shorted. Kasi nga, tapos nung pinagawa niya sa akin dito, ayun nga, super dumi talaga ng video card niya. Talagang puro lupa yung loob. Maaaring gumagana siya before. Tapos niya, ibibenta niya. Siguro, tumataas na nga yung temperature. Kaya niya, siguro, ibibenta. Nararamdaman niyang, ano,
bibenta niya na baka masira pa. Yun yung siguro isang reason kaya niya ibibenta. Ayun, nung nag-stress siya dun sa harap ng customer, biglang nag-no power yung computer. Ayun, dinala dito sa akin. So, shorted, apat na MOSFET. Tapos, reklamo pa yung customer, guys. Bakit daw mahal ng babayaran niya? Eh, so, hindi naman ating kasalanan. Hindi ko kasalanan. Technician lang ako. Yun yung nasira dun sa kanyang ginawa, eh. Yun, guys. Yun ang nasira. Kasalanan niya. Ni-stress test niya ng walang cleaning, guys. Super dumi talaga nung ngayon niya. Video card. Tapos na nagpagawa siya sa akin, guys, pahirapan sa paniningil, sa pagbabayad. Pero go naman siya ng go. Ayan. Pero nung babayaran na, mabot kasi ng 10,000 yung bills niya. Kasi ang dami ng sira, tapos yung mga thermal pad pa niya, makakapal ang gamit. Hindi naman, guys, mura ang thermal pad. Original yung gamit natin, eh. Ayan. So, reklamo siya sa babayaran. Pero approve siya nung ginagawa. Basta magawa lang daw. Problema, nung bayaran na, nagre-reklamo na sa akin. Bakit ito super mahal? Pero in-approve niya. Yung nag-compute. Sir, ganito magagastos mo, sir. Approve niya lahat. Tapos yung bandang huli, guys, parang nakapag-isip-isip. Eh, galaw ka, apat na MOSFET niyo nasira. Talagang nasunog. Yung nag-stress test siya. Ayan. Mahirap tanggalin. Medyo masalimuot yung nasa loob. Yan. Ayan o. So, kita nyo, super dami. Pupokus natin guys sa camera. Ayan, so far dumi din ang thermal pad. So, ano pala to? Dikit na dikit. Super hirap tanggalin. Yung mga cable na gamit nyo, maiksi. Ayan. So, focus natin guys sa camera. Gano'ng kakapal yung lupa. Ano mga camera to? Napaka ay mag-focus. Auto-focus nga siya. Ayan guys, yung mapansin nyo naman, medyo blurred lang yung ano, pero puro lupa. Tapos ito, ay biram niya, puro lupa. Tapos as you can see, ayan o. Ay mag-focus ng camera ko, sarap iba to. Sarap iba to ng camera na to. Minsan nagluloko. Auto-focus siya. Pero, ayaw mag-focus. Eh, portek na brad, pangit. Umurahin lang kasi, tigwa 1.5 lang. Ito siya, ano, kitang-kita yung dumi. Ayan. Ayaw makita, di wag. Papakita sana natin kung gano'ng kadumi. Ayan siya. May buo yung thermal pad. Pero mapansin nyo parang may guhit-guhit. Buo yan guys ha. Buo. Isang buo. So yung papalitan natin. Super dumi guys. Pati loob. Si pupul ano natin yan. Cleaning. Yan. Tapos ito pa. Ito, super dumi. Lupa na. Buti hindi pa nagsushort. Kasi ito guys, wala ito yung schematic, walang board view. Pag nagshort ito guys, ibang klase ang nagiging effect nito pag nagshort. Mamaliit yung chance sa repair ng ganito pag nagshorted. Hindi kagaya ito ng Sotak na brand na 3070. So, halos sa mga repair ko nito, pag nagshort ka, magpo-program ka ng firmware ng mga driver nila. Yun ang problema sa ganitong brand.
mahina ang chance sa repair. Hindi kagaya ng Sutak na RTX 3070 na 100% pa yung repair natin doon. Sa dami nang na-repair natin na RTX 3070 na Sutak, ang brand, halos 100% always. Nag-short lang siya dito. Pero yung ganito guys, cooler pull, power cooler, pag nag-short lang dito guys, kahit palitan mo yung IC guys, hindi na siya nagdi-display. Kailangan mag-program ng firmware. Ganun siya ka-sensitive yung ibang brand. Kasi yung firmware niya, nada-damage. Hindi kagaya nung ibang brand na hindi nada-damage yung firmware niya. Kasi mga ganito, kinokontrol ng firmware yung power sequence. Ayan, so mapakasin nyo na, super dumi. Ito pa. Super dumi. So, ready natin yan for cleaning. Isasalang natin ito sa Sunic Cleaner. So, microscope natin para makita nyo. Kung gaano siya karumi. Yan. Yan, as you can see. Yan. Yan o. Gaano kakapal ang lupa. Yan. Lupa. Magmimina ka na ng lupa dito. Makakaipon ka na. Ayan o. Buti hindi pa siya nagsushort. Ano? Ito kalimitan guys. Nagsushort sa version na to. Saka dito. Tapos itong dulo na to. Yan. Yan mga MOSFET na yan. Medyo mahal pa naman tong MOSFET na yan. Nasa 1,000 plus ang isa niyan. BLN, no? Ayan guys, oh. So, super dumi. Buti, swerte pa, hindi nasisira. So, tama lang yung ginawa ng ating customer na ipa-cleaning niya. Ayan, isusunic cleaner natin yan. So, hindi ko na may video yung sunic cleaner kasi machine yung gamit natin. So, sasalan ko siya guys dun sa likod. Medyo malayo yung ating Sunic Cleaner. So, Sunic Cleaner natin siya dun sa likod. Dun sa likod. Dun sa machine. Ayun, yun, yun. To. Salang natin to guys dito. Sa machine. Ito. Ah, sasalang natin to sa machine. So, update ko kayo later for that Sunic after Sunic Cleaner. Okay? So, ito na yung ating ano, na isalang ko na sa Sunic Cleaner. So, nakikita nyo na yan. Sunic Cleaner sa likod. So, ito na siya guys. Fully clean na. Ayan. As you can see, rentab na siya. Malinis na po yan. Ayan. So, fully clean. So, always, prepare tayo ng para sa 1mm for so, sa pag marunong ka na kasi, alam mo na yung sizes niyan. Sa tingin pa lang, alam mo na agad. Ganyan. This is 1mm. Yan, para dito sa ating MOSFET. Okay, para din para dito, MOSFET na to, 1mm din. Para sa VRAM, so ang nakalagay dito, ang existing, yung dati, is yan, 2mm. Okay? 2mm yan. So, sinala ko na rin to sa Sunic Cleaner. Ayan, as you can see, fully clean na po siya. Ayan. Mukha na siyang brand new, kahit pa paano. Ayan, medyo kalumaan na lang ang kulay, expired na. But this is fully clean, as you can see. Ayan. So, malinis na po yan. So, applying na tayo ng thermal pad. Ayan, prepare na ako ng para sa VRAM. Ayan, para sasalpak na lang natin. So, ang paglalagay ng thermal pad ay hindi tinitipid. Kailangan gamit tayo original. So, ito yung pinaka-best para sa akin kaysa sa Arctic. Yung Arctic po kasi guys ay matigas. Yan, hindi siya napipirat. Din kung ano, minsan nakaangat siya. So, nasubukan ko na kasi yan guys. Mas maganda kasi yung ganito. Nadudurog kasi itong ganito. One placement lang.
Yan, pag nailagay mo siya, napipira siya and in the right position para dikit na dikit yung ano, hindi umaangat yung GPU chip niya sa heatsink. Kaya mas the best ko to na kasi nag-arctic na ako before, hindi siya maganda. So, mas the best yung Odyssey thermal pad. Yan. So, applying na tayo. So, madali lang naman mag-apply. Gamit lang kayo ng ruler. Yan, sukatin. Siyempre, sa akin kasi, expert na ako. Kaya, alam ko na, tingin pa lang. Alam na ko na yung sizes. So, kayo, kung hindi kayo marunong, gamit kayo ng ruler. Gamit kayo ng thickness. Thickness. Pang sukat ng thickness. Yan. So, nakakabili naman ito siya, Pilosada. Lagay nyo na lang thickness. Yan, nakikita nyo yan. Ayan, so kailangan hindi siya tipirin. Siyempre, gagamit kayo ng sonic cleaner. So, hindi kayo makakapagpalit ng thermal pad ng basta-basta. Kasi useless yung pagpapalit nyo ng thermal pad at thermal paste nang wala kayong sonic cleaner. Kasi yung mga ilalim ng VRAM, yung mga ganito, at saka ng GPU chip, hindi nyo yan malilinis. Ang kailangan niya, sonic cleaner. Mga 10,000 lang pataas yung sonic cleaner. Ayan, kaya bibili pa kayo nun. Alright, let's magpalinis na talaga kayo ng ano. So, apply na natin siya. So, simple lang yung pag-apply niyan. So, madali lang siya. Hindi naman masyado mahirap. Pero, kailangan ng expertise. Okay? So, yan. Ginagawa ko lang naman dyan. So, placement na natin. Kahit wala tayong ano, gloves, okay lang yan. Basta, prepared na. And, sukat na siya. Yan. Isukat naman yan eh. Yan. Siyempre, dikit-dikit mo lang siya. Yan. Pwede ka rin naman gumamit ng tweezer. Kaya na nasusugat kasi yung mga tweezer. Yan. So, dikit mo lang siya. Matik na yan. Hindi na matatanggal kahit ganito mo. Andan pa rin yan. Yan. Tapos, sukatin mo lang siya. Yan, tapos, dikit mo siya. Yan. Kailangan maidikit lang siya ng maayos. So, yan. Tapos, para dun sa ating VRAM. Sukat ba to? So, hindi. Kailangan natin ng exact size. So, dito tayo sa kabila kukuha. So, available tayo dito. So, yung kabila, huwag nyo tanggalin yung pinaka, ano, para hindi siya madumihan pag dinidikit nyo. Yan, tas, kasi pag na-ano nyo na, didikit kasi yan sa kamay yung dumi. Kailangan may natitirang plastic. Yan. Yung plastic na pinakamanipis yung ititira nyo. Kasi yung nasa likod, yung matigas, ito kasi yung manipis na plastic. Ito muna itatanggalin nyo para hindi siya masira. Kumakapit kasi ito nasa likod. Medyo matigas yung pagka-plastic. Ayan, so, naka-placement na siya. Kung may glove sa'yo, mas maganda. Ayan, yung mga tweezer. Tapos yung ginagamit natin, guys, hindi siya eksakto sa MOSFET lang. Kailangan, taklob na taklob ang buong MOSFET. Katabi yung mga, ano guys, yung, as in, wala siyang space para sa dumi. Yun ang isa sa sikreto guys paglalagay ng thermal pad. Kasi pag may space yan, yung gabo kasi, malalagyan yung dumi, kaya nagkakaroon siya ng short circuit. So pag naglalagay ako ay taklob na taklob. As in talagang walang space yung kahit alikabok. Yan. So ganun yung ginagawa ko. Mas gusto ko kasi yon, mas maganda para sa akin. Para yung dumi, hindi siya makapasok dun sa mga paa ng MOSFET. Kasi kalimitan, nagsushorted siya dahil dun.
So, ganyan ako naglalagay. So, as in, no space yung ano. Kasi pag nilagyan natin ang space, yung eksakto lang, kagaya nung old na nakalagay, nagkakarumi yung MOSFET. Kaya pag ako naglagay, talagang as in dikit na dikit. Para yung MOSFET natin, taklob na taklob. Para matagal siya masira, hindi agad mag-short circuit. Kasi yung old kasi, mapansin nyo, kaya siya nagkakaroon ng short circuit. Base kasi sa mga repair ko. Ayan, mapansin nyo, yung size nung nilagay nila, yung old, manipis lang, maliit lang. Ayan, para sa sukat. Ayan, no. Mapapansin nyo. Mas malaki yung sa atin. Kaya ngayon, yung tabi ng MOSFET. Ayan, nalalagyan ng dust ng dumi. Ayan, namiitim. So, mas mabilis siya magkaroon ng short circuit. Kumpara doon sa nakapool, hindi siya tinipid. Ayan, isa yan sa mga experience ko sa pagre-repair na nagkakaroon siya ng short circuit dahil sa mga dust. Malimit naman, dust lang talaga nagkakaroon ng short circuit dahil sa dumi. Ayan, so kaya dahil sa pagre-repair natin, so ina-apply na natin yung right, yung ano. Kailangan kasi quality pa nag-repair. So, ganun yung ginagawa ko. Kasi, ano yun eh. Sayang pag hindi quality ang mga repair. Mabalik din naman kasi yan. Pag pira-pira lang kasi yung repair natin, parang ang pangit. So, baka yung customer, hindi na siya natin bumalik. Kaya dapat quality siya. Kaya nagkaroon ka ng services. Ngayon yan, basin nyo. Samantalang yung maspit na sa ilalim, maliit lang naman siya. Ngayon, tinakluban natin yung lahat ng nasa paligid para hindi po dumikit yung dust dun sa MOSFET. Yun yung isa sa sikreto. Gaya nito, pansin nyo dito. Yan. Maliit lang yung MOSFET, pero yung ilalagay ko pagkalaki-laki. Ayan o. Mapansin nyo, saklob na saklob. Ito, isang buo na to. Kasi yung isa yun sa mga sikret. Para matagal masira, guys. Kasi na ano eh, experience ko na kasi yan eh, dami ko na kasing na-repair na mga ganyang issue eh. Yung mga, dahil sa, ano, mapapansin nyo naman yan kapag araw-araw nyo nang ginagawa, nagre-repair kayo. Yun yung isang nagiging cause. Yung dust, makikita nyo yung positioning ng mga dust. Yan, kaya pag ako nagre-repair, talagang, ano, para walang position yung dust. Yan, talagang, hindi natin. Bagamat expenses yung paglalagay ng thermal pad, pero ganun talaga. So, para quality kasi yung aking services. Para bumalik pa sa akin yung customer ko. Yan lang. So, the best. Kailangan the best. Yan. So, yan. Kita mo naman yan eh. Yung dati, yung existing nakalagay, dito lang naman. So, same lang. So, hindi naman maapektuhan yung butas dito kasi para naman yung sa capacitor store tsaka dito sa coil. So, wala lang, wala naman. Yan, lalapat lang naman yung dito. So, wala naman magiging effect. So, yung pinaka the best. Kasi para papasok nung air, yung gabok, hindi siya matamaan yung MOSFET. Yun yung aking mga isa sa mga ginagawa ko. Eto guys, kahit hindi mo nalagyan ng MOSFET eh. Pero may existing, pwede natin siyang lagyan dito. Pero ako, kung ako tatanong, hindi ako naglalagay ng MOSFET sa backlight. Kasi protection lang to. Huwag mo ipasa yung heat masyado ng GPU chip at ng VRAM sa backplate. Kasi wala naman tong pan. So the best ipasa mo sa heatsink. Dito mo siya ipasa. Mas the best yun. Kasi ito may pan. Kaya niya labas yung heat. Kasi pag overheated yung masyado yung heatsink natin sa backplate, papasa yan sa PCB. Masisira agad yung piyasa. Samantalang kung ipapasa mo siya sa heatsink dahil may pan naman siya na nag-exhaust ng heat, mas the best, malalabas yung heat. Dito kasi mas matagal i-trans out or ilabas yung heat. Kasi ano siya eh, wala naman siyang pan. Depende lang yung sa, kasi yung loob ng ating CPU, system unit, ay overheated na yun. Kasi ano lang naman yun, hindi naman, kung may isusukat mo kasi yun, yung heat na nasa loob ng GPU chip mo, ng system unit, mas mainit siya. Tapos dadagdag pa ng init dun sa kanya mga pyesa. Dapat hindi na ganun. So, may yung heatsink naman kasi ang kasi mapansin nyo naman sa ibang GPU. Siyempre, sa dami nang nire-repair natin. May experience, nakikita natin yung diferensya. Nagaya nun, makikita nyo naman dun sa mga ibang
si GPU na hindi naman na siya gumagamit ng backplate. Backplate na thermal pad. O wala na siyang backplate. Kasi atansya na nila yun eh. Ano ba yung natutulong? Yan. Ito kasing ano, backplate, sa para lang kasi ito sa PCB dapat. So hindi na tayo kumuha dapat ng heat galing mga MOSFET at saka GPU chip, VRAM. Kasi yan yung mas heated eh. Mas overheated kasi yung mga MOSFET na yan kumpara sa PCB. Kasi yung lahat ng heat kasi itatransfer ng PCB. Ito para sa PCB na lang itong backlight natin. So yan. Medyo pampatagal sa video. Talaga. Dahil ito lang naman yung purpose ng repair natin as of today. Para lang sa cleaning and ano, cleaning at saka thermal paste. So, yun lang yung purpose ng ating repair as of today. Kasi mataas yung temperature. Based sa sabi ng customer. Kaya yun lang naman yung susolusyonan natin as of today. So, marami nagre-repair pero may mga minsan kasi sa experience din eh. Marami nagre-repair. Marami kasi nagpapa-repair sa akin. Nang galing na sa mga kilalang repair shop. Pero bagamat kilala, hindi ko alam kung gano'n sila kahusay talaga pag-repair. Minsan nasisira. Napaka-basic na nga lang kung tutusin eh. Thermal pad replacement na lang. So, nasisira pa yung GPU, mga mamahaling GPU na pinare-repair sa atin. Napaka-basic na nun, pagpalit na lang ng thermal pad. Nasisira pa kasi mali yung thickness na ginamit. Siguro hindi talaga sila ganun karuno. Dami. Dami mga hindi na lang natin sila banggitin. So, minsan nababanggit na natin sila sa ating mga ano eh, video. Bigla makapag-react sila. Ayan. So, tayo kasi as more on GPU repair. Yan talaga yung master na master natin. More on GPU repair. Parang nawawala ang ating backplate dito sa likod. Naiwan yata. Naiiwan. Tuyuan ko lang. Naiiwan yung backplate. Tapos yung isa. Kasi meron pala nakalagay. Tingnan natin to. At balik-balik ta rin nyo yan guys. Hindi malalaglag. Kasi dinikit natin habang mayroon pa siyang ano. Ayan. So, applying na tayo ng thermal paste. Thermal paste. So, gamit natin ay Ice Fusion
So, wala kasi ako makita ng Arctic. Yung sa thermal paste naman, maganda yung isa yung sa Arctic MX4 yata yun. Yan, maganda rin yun. Pero wala akong makita yung malakihan. Ito lang yung available na nakikita ko malaking ano eh. Thermal paste. Ah, so, ang pag-a-apply guys, meron sa aking nagpagawa na mas marunong pa sa akin yung nagpagawa. Sabi niya, actually guys, iba naman yung paglalagay na apaw na apaw. So, meron kasi nagpagawa sa akin guys. Ganito yung gawa niya. Yan. Yan. Ganito lang guys. Ganyan. Super nipis. Yan. Ganito yung pagkakagawa niya. Super nipis. Ayaw niya daw na medyo tumatapon sa site. Iba yung tapon na tapon guys na buong ganyan ay natapunan ng thermal paste. Iba yun. Kisa sa ganito kanipis. Pag ganito lang kasi guys, kanipis ang nilagay mo na thermal paste. Yan, sabi mo eh. Kasi may nagpagawa sa akin na pagtalo sa akin guys eh. Mas marunong pa sa akin yung nagpa-rethermal. May sarili siyang dala, thermal paste. Ano siya, Arctic MX4. Yan, ganun daw ang ginawa niya, ginagawa niya. Yan, ganyan lang. Yung wala daw tapon sa tabi. Kasi pag nilagay kasi yung ano niya, yung heatsink, tatapon sa tabi. So talagang ganyan kanipis. Ang ano kasi niyan guys, sa una lang yan, okay. Pagtagal niyan guys, hindi siya tatagal kasi maano yan eh, malulusaw yan. Yan, mas sobrang malulusaw siya. Tapos magpakaroon siya ng bakant pag tumagal. Kaya pag naglalagay ako guys, dinadagdagan ko siya. Hindi naman sa super, pag narigay mo yung terma, yung heatsink ay, as in, sa talagang ano, apaw na apaw. Iba guys yun. Ako pa naglalagay guys, mayroon naman yung tansya na alam ko kung parang sa isipan ko, eh, naka-program na siya na alam ko yung dami at sukat na dapat na nakalagay. Base sa experience guys. Yeah. Gusto ko kasi kahit medyo umapaw yung pag nilagay ng heatsink. Natural aapaw kasi yan. Kasi napipir at saka si liquid yan eh. Medyo malapangod yan na manipis lang. Yan. Ang nilalagay ko kasi, gusto ko yung medyo may pasobra ng kaunti na hindi naman super. Yan. Kasi yun kasi ang kagandahan. Pag tumagal kasi guys, mapansin na pag tinanggal mo, nag-replacing ka, nandyan pa rin siya. Pulido pa rin siya na magandang gaganda pa rin yung position ng kanyang heatsink. Nakalapat pa rin sa GPU chip. Sa medyo malayo-layo siya sa pagkasira ng GPU chip. Yeah, meron kasi nagpagawa sa akin na pagtalo sa akin eh. Medyo ang dami daw nang nilagay kong thermal paste. So hindi niya alam. Sabi ko, eh siya na lang maglagay. Tinanggal nga niya eh. Siya yung naglagay guys. Alam mo nangyari? Bumalik sa akin. Sira na yung kanyang GPU chip. Kasi pag inaano niya kasi yung ano niya, gusto niya. Akala niya magaling na siya sa ganun. Alam niya na yun. YouTube daw. So hindi niya alam na marami pa yung kakainin niyang bigas bago maabot niya yung ating naabot. Okay. So ito. Paano ba ito nakalagay? Nalimutan ko na to. So, ganito yata ito. Ganda yata ang pagkakalagay nito. Okay, try natin. Okay, ganito. So, dapat pala hindi natin siya tinanggal dito. Okay. So, mayroon dito. Kabit ka muna isa. No? Medyo mahaba ang oras guys. Kaya no skip ako pag nag-aano eh. Kaya hindi na natin ito i-skip. Talagang tapusin na natin na nakaganda. So ito. Itong tatlo ang para dito.
Tapos meron pa nito. So, dalawa. Okay. Tatlo. So ibig sabihin dito siya sa likod. Ito siya. Tatlo eh. Tatlo yun nandito. Ay, sala. Sala ang pick up. Ay, sa kabila. Minsan, huwag mo ipagtalo sa expert. Kung hindi ka naman expert. Kung sa tingin mo eh, alam mo, pwede namang sarilinin na lang. Huwag mo ipagtalo. Kasi mahirap makipagtalo sa expert. Sobra pala. Okay, ayusin natin ang ano. Sadya talagang maiksi pala. In-adjust ko yung mga wire eh. Sadya pala talagang yan, in-adjust ko na lang yung ano, yung wiring. Sadya talaga siyang maiksi. Yung pa, anong hirap po siya tinanggal kanina. Ganun talaga. Mahirap talaga siyang tanggalin. Hirap din siya ikabit. Ganun talaga yung wiring niya. Okay. Okay, pit na. Okay, check natin yung mga connections. Kailangan i-check yan eh, kailangan pantay. Bago i-tornilyo. Para sure. Yan. Okay, sakto na siya. Tornilyo na natin.
1, 2, 3, 4, tornillo. Ok. Sira na yung ating ano eh, electric screw natin eh. Ilang buwan lang tinagal, wala kay isang taon. So nasira siya. Tapos, eto. Dito yung dalawa. Ayan. So, okay na. Lagay na natin siya sa maayos na position. So, check kung nakaangat. Okay. Fit naman. Okay. Angat ba? Kailangan hindi po nakaangat. Mga tornilyohan niya. Then, testing na natin. Kailangan may display. Kasi ito ay may display kanina. Okay. So, ayan. So, ang gamitin na natin ay HDMI. Kasi na-cleaning na natin, dapat na display na siya. Or else, sira yung aking HDMI cable. So, need to replace. Okay. So, testing na natin. Taas na natin to para makita ang power on. Okay, prepare natin ang ating key testing. Smart cable, okay. Okay, so prepare na. So, need to power on. So, let's start. Okay, pan spinning. So, kailangan mag-display ka. Okay, mukhang may display. Ayan, as you can see. Ayan, so may display siya guys. Okay na. So, irarun ko na lang ito guys for stress test na lang. Okay? Okay na, placement na yung ating. So, okay na. Gumagana na yung HDMI natin, as you can see. HDMI cable na po yung gamit natin. So, okay na siya. Fully clean. And already replaced in the right place. Ayan, so HDMI. Yan, pwede na po i-stress test. Okay, so update ko na lang kayo guys mamaya for stressing sa games. Kung success ba or may error tayong makikita. Okay, hindi na natin sasama sa video yung stressing para hindi masyadong mahaba yung oras. Kasi oras, 1 hour, so super haba nung kapag sinama. So hindi na natin sasama. Result naman, yung ating ginawa is success naman. So tingnan natin kung magiging good siya. Okay? Update ko kayo later. Ito na po yung update sa ating pinalitan ng thermal pad at thermal paste. Ayan. So, medyo madilim lang kasi nasa games ako sa barko. Ayan. So, punta tayo ng so, nasa games tayo sa barko eh. So, okay na siya guys. Natesting ko na siya. So, yung time ngayon, 2 PM na siya. So, na-refer natin kanina, di ba? Alas 6 yata yun. Hindi ko nakatandaan. Kumain na kasi ako ng... So, yung temperature niya is 41 degrees Celsius lang siya. So, lower na lower. Napakababa po. Napakaganda sa games. Running yung pan niya. So, okay na po siya. So, yung na-repair natin ay, ang specs natin ay, bali, ang brand natin ay Colorful RTX 3070. Ang GPU chip model niya ay GA104. Ayan. So, DDR6, Samsung ang memory, 8GB, 256 bit.
Kompleto na siya sa ano, mayroon siya mga CUDA, OpenCL, Vulkan, Direct Compute, Direct ML, OpenGL 4.6. So, kompleto na siya. So, medyo may kamahalan yung mga gantong GPU. Ayan siya. Sa sensor niya, okay naman yung temperature. Ayan siya, guys. So, tinatry ko lang siya sa games. Habang hindi pa kinukuha ng may-ari. So, saan tayo pupunta? So, rito na tayo. Hindi nyo masyado kita. Hindi ko naman lapit yung camera eh. Yan. Hindi na masyado kita. Okay. Takbo na at sasabog na. Takbo. Sasabog na ang barko. Oh, sabog. Okay na siya. Run. Run. Okay. Takbo. Nalubog na ang barko. Takbo. To the right. Okay, takbo. Okay, nagja-jump tayo sa chopper. Jump. Okay. Okay na. Okay, Roger that. Lubog na yung barko. Ayan. So, temperature 43 degrees Celsius. So, napakababa lang po nung ating temperature. So, yun yung ating pinalitan ng thermal pad saka thermal paste. So, hindi ko lang ma-run siya sa ano, sa tawag dito, sa superheated ng GPU chip. Yung poor mark. Kasi, yung ating power supply is generic lang siya. Masusunog yan, guys. So, na-try ko na kasi yan ilang beses na. So, nagpalit na kasi ako ng sakit. Napansin nyo yung kulay ng aking power supply na yan. Napansin nyo. Yan, may kulay na yung ating power supply. Nag-iba't iba ng kulay yun. Kasi nasunog na yung sa motherboard natin. Eh, saka yung connection. Kasi nga, tinatry ko dati sa mga RTX 3070 pataas. Yun, nasunog siya. Yan, so, medyo mahal kasi yung power supply kaya hindi ako makapili. Pan-testing lang naman kasi hindi naman lahat ay RTX 3070. Saka kita naman, kahit sa games pa lang, kung RTX pataas, talaga may problema yung display niya. Mag-shutdown siya kahit sa games pa lang. Kaya games lang testing natin. So, yan po yung update sa ating repair. So, muli, magpapaalam na po tayo sa ating video repairing as of today. Papasalamat po ko sa lahat ng sumusubaybay at nanonood sa aking channel. Okay? So, hanggang sa muli. So, see you on the next my video. Bye-bye.